Magandang araw sa ating lahat. Gusto ko lang po ipapakita sa inyo o ipakikilala ang Diesel Kalan. So ito po ay isang Diesel Kalan. Itong nakikita nyo ngayon. At ang inilalagay dito, kaya nga tinawag na diesel dahil diesel ang inilagay o di kaya krudo ang tawag niya lang sa ibang salita. Itong tangke po natin ay may gauge upang malalaman natin kung may hangin pa siya o pressure. So ito yung pagtitingnan natin kung may pressure siya. At saka may paglalagyan din ng krudo. Itong heat bulb na to, itong nakikita ninyo dito. At saka paglalagyan ng hangin. So una, ang gagawin, lalagyan natin ng krudo. Kahit na isang litro lang ho, pwede na itong tatagal na ito ng 8 oras na patuloy na nag-aapoy siya. So 8 hours bago ma-consume yung isang litro na patuloy na nag-aapoy. So una, ilalagay yung diesel, pagkatapos isasarado, then lalagyan natin ng hangin. So para hindi masyadong makalas, ilalagay lang natin yung hangin ay nasa pagitan lang ng o di kaya nasa 10 to 15 PSI lang para hindi masyadong malakas ang pressure. So pagkatapos na ating gawin yon, bubuksan lang natin konti dito na, upang lalabas yung krudo. Ganyan lang o. Tapos sisindihan natin. Hintayin po natin siyang iinit. Ang diesel kalan ay talagang safety gamitin ito dahil hindi ito lumiliyab. Kahit na magkakaroon man siya ng leak o singaw, ay hindi ito nagva-vacuum. Kaya kahit pamalapit, hindi ito nagsisindi kapag hindi umiinit. Ganun po ang diesel. Ayan, nagsisimula na. So ang gagawin natin, may pantusok pa tayo dito para maging okay, alisin yung barado niya. Kapag wala ng apoy sa ibaba niya, ang apoy nito ay talagang napakaganda. Nagiging bluish siya. At hindi umiitim yung kaldero. Yung mga anumang yung inilalagay natin. Ayan, okay na ang apoy. At sadyang napakabilis makaluto dahil nga malakas yung apoy niya. At kahit na mahangin, hindi siya basta namamatay. Dito lang ng gasol, kapag nahanginan, hindi ka na makakaluto. Dito naman kahit na malakas ang hangin, hindi siya na didistract yung apoy. So, ano lang po yan. Napakatipid po nito at saka safety talaga. Gracias.
tubig. Buhusok ng panyako niya. Ayan. Ito yung tangke. May paglalagyan ng hangin. Ito yung gitbal, paglalagyan ng diesel. At saka ito naman yung beach. At ang design po nito na lutuan ay double burner at saka with built-in organizer. So may paglalagyan na ng mga seasonings sa taas, paglalagyan ng mga pwede pa nga dyan yung pot holder, mga sandok, andyan po lahat. So napaka tsaka yung mga kaldero doon, yung mga naluto na pwede ilagay dyan. Kaya yung mga bakat nyo ng mga kaldero dito sa kabila. So napaka organized talaga siya. Ayun lang po. Maraming salamat. At kung gusto niyo mag-order, text niyo lang ako o tawagan.